Magandang araw po sa ating lahat. Narito na naman po ang inyong madiskarteng nanay na magbabahagi sa inyo ng panibago na namang recipe na sigurado magugustuhan ng inyong pamilya at lalong-lalo ng inyong anak. Dahil ngayon yan nakikita ninyo sa ating harapan, gagawa tayo ng no-bake macaroni. Napakasarap po nito at napakalinamnam. So, hindi na natin patatagalin. Papakilala ko na sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin. Unang-una, kailangan natin ng giniling na baboy. Pwede kayong gumamit ng beef o chicken. Nasa inyo naman yun kung anong gusto ninyo. Pero sa akin ngayon, ang gagamitin ko ay giniling na baboy. Kailangan natin ng pasta. Hot dog, mushroom, Nestle cream, cheese, oyster sauce, ebop milk, spaghetti sauce. Sweet style na po yung ginamit ko para hindi na tayo mag-add ng asukal. Pero nasa inyo naman yan. Kung gusto niyo ng mas matamis, pwede naman kayong magdagdag pa. Then, kailangan din natin ng mga panggisa. Ng bawang. I-chop nyo lang po ng ganyan. Sibuyas. Margarine. Salt. Paminta, oil, at bell pepper. So, yan po ang ating mga ingredients na kailanganin. Ngayon, mag-start na muna tayo na lutuin ang ating pasta. So, ganito lang. Mag-start lang tayo magpainit ng tubig sa malaking kaserola o kaldero. Hintayin lang natin niya na kumulo din. Pag kumulo na siya, add lang tayo ng konting oil tsaka ng salt. Ilalagay na natin ang ating pasta at lulutuin natin siya ng 8 to 10 minutes. So ayan, nag-start ng kumulo yung ating tubig. Ngayon ilalagay na natin yung ating pasta. Mag-add lang tayo ng konting salt at konting oil. So, ilulutuin lang natin to na 8 to 10 minutes. Ayan, mabalikan natin siya. After 8 minutes. Ito na po, after 8 minutes, ang ating pasta. Check natin kung okay na. Ayan, okay na siya. Ngayon, gagawin natin, salain ko na to sa isang salaan, then patutuloy natin. Habang pinapatulo natin sa salaan, diretso naman tayo sa paggawa ng ating red sauce para sa ating pasta. So, yun, nakapagpainit na ako ng ating kawali. Nilagay ko na yung ating mantika. Then, susunod na natin yung bawang. Okay.
Lagay lang natin na mag-golden brown. Then, isunod na natin yung sibuyas. Haluin lang hanggang sa malantay yung ating sibuyas. At isusunod na natin yung ating giniling na baboy. Ngayon, lalagyan na natin yung ating giniling na baboy. Lugasan ko na po ito. Sinala ko na. Sigigisa lang natin itong baboy para masigurado natin na luto yung ating karne bago tayo maglagay ng mga hot dog and sauce. Sunod na natin yung paminta. At yung oyster sauce. Takpan lang natin ito ng takip para masigurado natin na maluto na maigi yung ating karne. Balikan natin siya ng mga ilang minuto. So yan. Ang bango. After ilang minuto po, ay kita nyo ganyan na yung karne ninyo. Ang bango. Ang bango talaga kapag lalagyan mo siya ng oyster sauce. Magiging malinamnam lalo yung karne. So, start na natin. Ilagay naman yung ating mushroom. Yung hot dog, kahit sa huli na kasi natin yung ilagay, madali kasing maluto yun. And then, sunod na rin yung bell pepper. Add din ang asin. Ang bango ng ano ng ating karne dahil sa oyster sauce. Subukan niyo po maghalo nun sa inyong spaghetti sauce o ganitong no-bake macaroni. Napakabango. Then, lagay na po natin yung ating hot dog. Yung hot dog. So, yan, nahal natin. Susunod naman natin yung ating
spaghetti sauce. Yan, haluin lang. Tapos, tatakpan ulit natin siya. Balikan natin ulit siya ng ilang minuto para masigurado natin na luto yung ating karne. Gigigil ako. So, yan. After ilang minuto ulit. Ito na yung itsura ng ating sauce. Kailangan po, pag nagluluto na kayo neto, pag tinatakpan ninyo, nagigisa na kayo neto, mahina lang po yung apoy. Para hindi masunog yung ilalim. Para sakto lang po yung pagluto ng ating karne, hindi mabigla. Di bali nang matagal po yung pagluto ng sauce nyo, basta sigurado naman po naluto yung karne nyo. Ngayon, tikman po natin yung lasa. O, okay na. Okay na po sa akin. Hindi na kailangan mag-add ng asukal. Pero nasa inyo pa rin po yan. Hindi man tayo pare-paras ng panlasa. Kung kulang pa sa tamis, pwede naman po ninyong dagdagan. Tansya-tansyay nyo lang po para hindi po mabigla ang inyong sauce. So, okay na to. Ngayon, gagawa naman tayo ng ating white sauce. Lilipatan natin to sa isang malaking lagayan. Mag-start naman tayo ngayon gumawa ng ating white sauce. So, ayan, nagpainit na ako ng kawali. Ilagay nyo lang ang inyong margarine, pwedeng butter. Kung wala kayong margarine, pwede kayo gumamit ng butter. Tunawin lang natin to. Natunaw na yan. Ilalagay na natin ang ating evap milk. O yan. Haluin lang ulit. Then, isunod natin ang ating all-purpose cream. Isa to sa nagpapalinam na nagpapakreamy ng ating white sauce. Then, nakalimutan kong sabihin kanina, wala rin doon sa aking lagay na iwan sa kusina. Mag-add tayo ng harina. Kasi ito magdadagdag palapot din sa ating white sauce dahil no-bake nga to. So, lagay nyo na rin. Haluin. Haluin lang haluin. Nadagdag nyo na rin yung inyong keso. Ito yung keso natin kanina na isang pack. Ginadgad ko siya. Yan. Yan ang magpapakreamy lalo ng ating white sauce. Haluin lang natin ang haluin to hanggang sa matunaw ang lahat. Sangkap itong ating flour tsaka ang ating cheese. At makita natin yung gusto nating lapot. Makuha natin. Halo lang ng halo.
huwag nyo itong iiwanan ng halo para hindi masunog ang ilalim. So ayan, makalipas ang ilang minuto, makikita nyo ganyan ang lapot ng ating white sauce. So okay na po yan. Patay na natin ang ating apoy. Tandaan lang po, ang pagluto nito, paggawa nito, dapat mahina lang ang apoy para hindi mabigla ang inyong white sauce. Saglit lang po kasi ito maluto. Basta kailangan yung lagi nyong hahaluin. So, ready na natin to para mag-assemble tayo sa ating no-bake macaroni. So, yan. Ito na ang ating mga sangkap na luto na natin. Ngayon, mag-start naman tayong mag-assemble. So, ihalo natin sauce. Ito, ilalagay natin sa ating pasta. Then, ilipat natin. Pag nahalo na natin, ilipat natin sa isang Tupperware. Inalagyan na natin ng sauce, ng ating white sauce sa ibabaw. So, tara, mag-start na tayong mag-assemble. So, ngayon, nahalo na natin ang ating red sauce sa ating pasta. Haluin lang. Then, pag natapos natin itong haluin, ililipat natin to sa isang Tupperware o isang tray para ilalagay naman natin on top ang ating white sauce. So, napakasimple lang. Ngayon, mag-start naman tayo maglagay ng white sauce sa ating Tupperware. So, yan. Diba? Nakikita ninyo? Napakasimple lang gawin. Lalagyan lang ninyo ng white sauce sa ibabaw, then ready na siya. I-serve sa inyong pamilya at mga chikiting. Sigurado magugustuhan to ng inyong mga anak dahil napakasarap at malinamnam, creamy, cheesy ang inyong no-bake macaroni. So tara, atin ang simulan, atin ang husgahan ng ating no-bake macaroni. Napakasarap. Saktong-sakto lang yung sauce natin, yung ating red sauce sa ating macaroni kasi hindi siya sobrang tamis. Tamang-tama lang. Tapos, balance pa yung ating white sauce na nagki-creamy dahil sa ating Nestle cream tsaka sa ating cheesy. Napakasarap at siguradong panalo to sa inyong pamilya. Kaya siguradong nagugustuhan po ito ng inyong mahal sa buhay. Kaya gawin nyo na mga mami, mga nanay. Try nyo na po sa inyong mga anak at siguradong magugustuhan nila to. Napakasarap. So ngayon po, kapaalam na po muli ang inyong madiskarting nanay, pero please subscribe my YouTube channel, Madiskarting Nanay. And don't forget to click na rin po ang bell para updated kayo sa lahat ng recipe na ibabahagi ko sa inyo. Marami pa kayong maabangan na pwede ninyong pagkakitaan at pwede ninyong iyain sa inyong mga pamilya. Kaya sana po ay please keep watching po sa aking mga YouTube channel, Madiskarting Nanay. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. So ngayon po, papaalam na muli po ako sa inyo. Bye-bye! Kita-kita po tayo ulit!